welcome to my YouTube channel. Don't forget, like, and subscribe. Thank you so much. Kumusta kayo mga kapatid? I hope na sa mabuti kayong kalagayan sa tulong ng ating Panginoon at healthy ang bawat isa. Narito ako mga kapatid, mag-share po ng salita ng ating Panginoon dito sa Proverbs chapter 17, 18, mga kapatid. Okay, God bless you everyone. Sabi niya dito sa Proverbs chapter 17, maigi ang isang tuyong subo at may katahimikan kaysa sa bahay na may laging pistahan na may kaalitan. Ang lingkod ng gumagawang may kapantasan ay napupuno sa anak ng nakakahiya. At siya'y maikakabahagi sa mana ng magkakapatid. Ang dalisayan ay sa pilak at ang borno ay sa ginto. Ngunit sinubukan ng Panginoon ang mga puso. Ang manggagawa ng kasamaan ay nakikinig sa masamang labi. At ang sinungaling ay nakikinig sa masamang dila. Tama po to, mga kapatid. Sabi niya dito, ang sinungaling ay nakikinig sa masamang dila. Sabi niya, sino mang tumutuya sa dukha ay tumudot sa may lalang sa kanya. At ang natutuwa sa kasakunaan ay walang pagsalang paparusahan. Ang mga anak ng mga anak ay putong ng mga matatandang tao. At ang kaluwalhatian ng mga anak ay ang kanilang mga magulang. Ang marilag na pananalita ay hindi nagiging mabuti sa mangmang, lalo na sa magdarayang mga labi sa isang pangulo. Ang suhol ay parang mahalagang bato sa mga mata na nagtatamo. Saan mang pumikit ay gumiginhawa. Ang nagtatakip ng pagsasalangsang ay humahanap ng pag-ibig. Ngunit ang nagdadaldal tungkol sa anuman ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik. Ang saway na nanasok na taimtim sa isang nag-uunawa. Kaysa isang daang hampas sa mangmang. Ang hinahanap lamang ng masamang tao ay paghihimagsik. Kaya't isang mabagsik na dugo ay susuguin laban sa kanya. Masalubong ang tao ng uso na nananakawan ng kanyang mga anak. Maigi kaysa sa mangmang, sa kanyang kamangmangan, sino mang gumaganti ng kasamaan sa mabuti. Kasamaan na hindi hihiwalay sa kanya. Bahay at pasimula ng pagkakaalit ay gaya ng pagkabuga ng tubig. Kaya't iwan ninyo ang pagtatalo bago mainit sa pagkakaalit. Siya na ay umaaring ganap na masama at siya na ay napaparusa sa matuwid. Kapwa sila ay kasuklang-suklam sa Panginoon. Bakit may halaga sa kamay ng mangmang upang ibili ng karunungan? Gayoy wala siyang pagkaunawa. Ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon. At ang kapatid ay pinanganak ng ukol sa kasakunaan. Ang taong walang unawa ay nakikikamay at nagiging mananagot sa harapan ng kanyang kapwa. Ang umiibig sa pagsasalangsang ay umiibig sa pagkakaalit. Ang nagtataas ng kanyang bintuan ay humahanap ng kapahamakan. Siya ay may magdarayang puso ay hindi makakasumpong ng mabuti. At siya ay may swail na dila ay nahuhulog sa karalitaan. At nanganganak ng mangmang ay sa kanyang kapanglawan. At ang ama ng mangmang ay walang kagalakan. Amen. Ang masayang puso ay mabuting kagamutan, ngunit ang bagbag ng diwa ay tumutuyo ng mga buto. Ang masama ay tumatanggap ng suhol mula sa sinapupunan upang ipahamak ang daan ng kahatulan. Karunungan ay nasa harap ng mukha ay nangunguna, ngunit ang mata ng mangmang ay nasa mga wakas ng lupa. Ang mangmang ng anak ay hirap sa kanyang ama. Ang kapaitan
sa nanganak sa kanya ay parusahan naman ang matuwid, ay hindi mabuti, nisaktan man ang mahal na tao dahil sa kanilang katwiran. Siya ay nagtitipid ng kanyang mga salita ay may kaalaman, at siya ay may diwang malamig, ay taong nag-uunawa. Ang mangmang man ay pagkat siya ay tumatahimik, ay nabibilang ng pantas. Pagkat kanya ay tinikom ang kanyang mga labi, ay inaari siyang mabait. Amen. Napakaganda ng salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Diyan naman tayo sa Proverbs chapter 18. Sabi niya dito, iba't ibang palagay tungkol sa buhay at kaugalian. Ang humihiwalay ay humahanap ng sarili niyang nasa at nagipagtalo laban sa lahat ng magaling sa karunungan. Ang mangmang ay walang kaluguran sa pag-uunawa, kundi maihayag lamang ang kanyang puso. Pagka ang masama ay dumarating, dumarating din naman ang paghamak. At kasama ng kutya ang pagkaduhagi. Ang mga salita ng bibig ng tao ay parang malalim na tubig. Amen. Ang bukal ay karunungan ay parang umaagos na batis. Igalang ang pagkatao ng masama ay hindi mabuti. Niiligaw man ang matuwid sa kahatulan, ang mga labi ng mangmang ay nananasok sa pagkakaalit. Ang tinatawag ng kanyang bibig ang mga hampas. Ang bibig ng mangmang ay kanyang kapahamakan. At ang kanyang mga labi ay silo ng kanyang kaluluwa. Ang mga salita ng mga mapaghatid, dumapit ay parang mga masarap na subo. Ay nagsisibaba sa pinakaloob ng tiyan. Siya nang walang bahala sa kanyang gawain, ay kapatid siya ay maninira ang pangalan ng Panginoon, ay matibay na muog, tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas. Amen. Napakaganda ng salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Sabi pa niya dito sa, tuloy natin dito sa Proverbs chapter 18, verse 11. Ang yaman ay mayamang tao, ay kanyang matibay na bayan. At gaya ng matayog na kuta sa kanyang sariling isip, bago ang pagkapahamakan ay magmamalaki ng puso ng tao, at bago ang karangalan ang pagpapakumbaba ang sumasagot bago makinig, kamangmangan at kahiyan sa kanya. Alalayan ng diwa ng tao ang kanyang sakit, ngunit ang babagbag ng diwa, sino nakapagdadala? Ang puso ng mabait ay nagtatamo ng kaalaman, at ang pakinig ng pantas ay humahanap ng kaalaman. Ang kaloob ng tao ay nagbubukas ng daan sa kanya, at dinadala siya sa harap ng mga dakilang tao. Amen! Tuloy natin, mga kapatid, dito sa Proverbs chapter 18, verse 17 na tayo. Amen! Ang nakikipaglaban ng kanyang usap na una ay tila ganap. Ngunit dumarating ang kanyang kapwa ay sinisiyasat siya. Ang pagsasapalaran ay nagpapatigil ng mga pagtatalo at naghihiwalay sa gitna mga makapangyarihan. Ang kapatid na nasaktan sa kalooban ay mahirap, mabawi kaysa matibay na bayan. Ang gayong mga pagtatalo ay parang mga halang ng isang kastilyo. Ang tiyan ng tao ay mabubusog ng bunga ng kanyang bibig. Sa bunga ng kanyang mga labi ay masisiyahan siya. Kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. At ang nagsiibig sa kanya ay magsisikain ng kanyang bunga. Sino mang lalaki nakakasumpong ng asawa ay nakakasumpong ng mabuting bagay. At nagtatamo ng lingab ng Panginoon. Ang dukha ay gumagamit ng mga pamanhik, ngunit ang mayaman ay sumasagot na may kagilasan. Ang nagpaparami ng mga kaibigan ay sa kanyang sariling kapahamakan, ngunit may kaibigan na mahigit kaysa sa isang kapatid. Amen! Thank you, Lord! Napakaganda ng salita ng ating Panginoon. Ito sa na-share ko for today, mga kapatid, sa Proverbs chapter 17 to 18.
Bless na bless po ako, mga kapatid, habang ko'y nag-share po ng salita ng ating Panginoon. I hope na-bless din po kayo sa na-share ko for today. At mga kapatid, lagi po tayo magpasalamat sa ating Panginoon at purihin natin siya lagi. God is good all the time. Yan po lagi nating isipin. Napakabuti ang ating Panginoon sa buhay natin. Marami pa tayong mga pagsubok sa buhay. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Dahil andyan ang Panginoon, mga kapatid. God loves you. Yun ang lagi nating isipin. Kasi yan po ang lagi kong iniisip sa akin sarili. Kung mayroon mga mapagsubok na dumarating sa buhay ko, alam ko, sabi ko, Lord, mahal mo ako. Hindi mo ako iwan. Yan po ang lagi kong iniisip pag marami akong pagsubok. Thank you, Lord, at binigyan ako ng wisdom ng ating Panginoon. At kahit na may mga problema sa buhay ko, hindi ko na, din kinakaya ko to, sabi ko, alam ko, kasama ko ang Panginoon. Kaya, na-share ko lang po sa inyo, ganun po ang aking ginagawa. Kung sino man po ang nakakapanood ng aking YouTube channel, don't give up po. Maging matatag po tayo. Mahal po tayo ng ating Panginoon. Okay, mga kapatid? Pray po tayo, magpasalamat tayo sa ating Panginoon, sa kabuti niya sa buhay natin. Let's pray to everyone. Panginoon, narito po kami, O God Jesus. Hallelujah, Lord, lumalapit sa iyo, God. Nagpapasalamat po, God, sa kabuti mo sa aming buhay. Salamat sa protection, salamat sa pagmamahal. Lord, nilalapit po namin ang aming sarili, kunong po, God, ang aming nagawa. Linisin po ang aming puso't isipan. Patawarin po kami, Lord, sa aming nagawa, O God. At bigyan mo po kami, Lord, ng kalakasan ng aming pangatawan. At hiniling ko rin po, O God Jesus, hallelujah, Lord, sa mang sulok sa mundo na naapektuhan ng COVID-19. Lord, I pray, O God Jesus, hallelujah, Lord, na mawala na po, O God, pinagkakatiwala namin, O God Jesus, hallelujah, Lord, ang iyong makapangyarihang kamay, Lord, na humipo, Lord, sa mga anak mo, Panginoon, O God Jesus, Lord, na mayroon pong silang sakit ng COVID-19. Ikaw po ang great healer sa lahat-lahat na ngailangan ng kagalingan saan man sulok sa mundo. At ganoon din sa COVID-19 po, Lord, na ipinagkakatiwala namin, Lord, na mawala na po, God, sa iyong makapangyarihang kamay na magpigil po, God Jesus, Lord, sa COVID-19, God Jesus, hallelujah, Lord. At protection, Lord, ng iyong mga anak saan man sulok sa mundo, Lord. Protection mo po sa amin, O God, hallelujah, Lord. Hiniling namin, O God Jesus, hallelujah, Lord. Alam namin, Panginoon, Lord, na kasama ka namin sa bawat aming buhay, sa oras-oras at sa bawat aming pamumuhay. Thank you, Lord, at ganun din po, O God Jesus, ang mga tao, Lord, na mga iyong mga anak na wala ng trabaho, O God. Provide, O God Jesus, hallelujah, Lord, para po may trabaho na po sila, O God Jesus, Lord, para meron po sila ikabubuhay sa bawat kanilang pamilya. Salamat po sa lahat-lahat, O God Jesus, Lord, na makaputi mo, Lord, O God Jesus, hallelujah, Lord. At salamat din, Panginoon, sa aming narinig, sa iyong salita, at nabasa, O God Jesus, Lord. Bigyan mo kami, Lord, ng understanding, at maisaisip namin, at maisabuhay namin, ang bawat aming naririnig ng iyong mga salita. Thank you, Lord, O God Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name, thank you, Lord. Amen. Mga kapatid, don't forget, subscribe, and likes, and share your friends. Thank you so much, mga kapatid. I hope nagustuhan niyo naman po ang aking share for today. Pagpalain po tayo ng puong may kapal, mga kapatid. Isipin natin, ang Panginoon ay God is good all the time. Have a blessed day to all of you. See you again. Bye! Keep praying, mga kapatid. Bye! Thank you, thank you, thank you. God bless you, everyone. Lagi mo lang tayo naka-smile. 'Di smile lang lagi. Andiyan ang ating Panginoon para
Kung pagod, lagi din naka-smile. Ganyan po ang ginagawa ko kay pagpagod ako, lagi smile. Ganyan po, pinapakita ko sa amo ko. Kaya sabi ng amo ko, sabi niya, oh, always smile. Sabi ko, oh amo, sabi ko, kahit pagod, smile. Para hindi po tayo madaling tumanda. Sabi ko, tawa po yung aking amo, mga kapatid. Okay, thank you. Bye. Bye.